Oh, yeah. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topaz Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topaz Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio, oh, kasama yeah. si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Oh, yeah. Yes, yes, umaga po, ating oras alas 11:05, ating pecha Pebrero 20, ating araw Martes. At ito na naman po ang Yes, Yes, Yo! Topacio, Wayota na! Oh, yeah. Attorney Ferdy Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre kasama ko ang dazzling, debonair, devilish, diabolical, at kung ano-ano pang hindi. Oh, ito po ang inyong lingkod, Dr. Lejano. Andito tayo sa programang CSO. Ito pa siya nagpapanood po sa Aliw 23 sa inyong mga talapit. Ang TV Signal 24, TV Plus 27, at For the Box 25. Oh, Naku, yeah. Dok, sikat na naman si Nato Reyes. Bakit? Eh, bumaba. Anong bumaba? Bumababa. 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 Yung may resulta nitong isang survey, hindi na natin sasabihin. Pero ito yung mga credible na mga survey groups na sa ating Pilipinas. Yung isa sa, yung katulad ng nasa level na rin yun ng Pulse Asia o SWS o Publicus, gano'n. Okay. Etong survey na ito ay December 10 to 14. Pero kinulate lang niya kasi makulate sila. Makulate. Nakulate lang nila yung data ng February 17. Okay. Mabigat. Record pala ito. Record. So nakaset ng record ang Marcos administration ng 75% ng mga respondents. Ibig sabihin yung mga tumugon sa survey. Survey. Oh, yeah. Ito ay tinetesting muna nila ito bago nila i-release. So survey test ito. Survey test. Ano yun? Matamis yan. Survey test. And then? 75% ng mga tumugon o respondents na nagsasabing hindi sila masaya. Ngayon buka nila pare. Hindi sila masaya. Bakit? Oh, no! Sa part-time meme. Performance. Hindi noong February 14, ha? Oh, hindi. Iba performance. Ibang performance yun. Ng pamahalaan pagmamanage ng inflation o tuluyang pagmahal ng mga bilihin. Ito pa ang mabigat. Ano sabi? 6% lang ang masaya. Siguro ito yung mga mayayaman. Malamang. 19% ay undecided. Ay, hindi nila alam. So, kahit magsamahin mo yung masaya at undecided, ay mas malaki pa rin ang porsyentong hindi masaya. Eto. Eto ha. Eto namang tinanong sila kung masaya sila. Kung sila ay satisfied. Hindi sila nabibitin. Hindi nabibitin. Satisfied. Sa pagbawas ng kahirapan o poverty, bumagsak. Dating Manato Reyes na nga. Manato Reyes na eh. 29% naging 14% pa. Gats, mabi. Nakalahati? Yung mga hindi masaya, umakyat. 31% dati, naging 46%. At 40% ang undecided. Yan. So, mas malaki ang hindi masaya kaysa sa undecided. At kahit pero pag pinagsama mo yung ano, yung masaya at undecided, 54%. No. Pero hindi nangangahulugan masaya sila, undecided nga eh. Hindi nila alam eh. Okay. Baka may amats. Okay. Pwede may amats. Sa anim na issue naman, ay less than 50% o lower than majority ang nakuha ng administrasyong kasalukuyan na sa pananaw ng mga tao. Ibig sabihin, mas marami ang hindi masaya kesa sa masaya. Ito. So, this is it. So, ito ha. Sa paggawa o paglikha ng mga hanap buhay, 31% ang hindi masaya. 33% ang masaya. Mas malaki yung masaya, pero yung masaya ay
33%, less than majority. Ibig sabihin, masama din to. Hindi maganda yan. Food security, ito yung taas pagkain. Ng pagkain, lalo na yung bigas. Na meron tayong nabibili. Oh, oh. 75 pesos na. Pero kasi kilo. Normally, makakabili ka ng bigas na mura, makakain ka, ay kaya lang, hindi ka secure kung nag-i-import ka lang ng mga pagkukulang mo. So, magkukulang ka. Gaya ng ginawa ng India, di ba? Nagkaroon din sila ng shortage. Ayaw nila ngayon mag-export ng kanilang rice other than the most expensive. Yung in-order natin noon sa India, di dumating. Ayun. Kasi, na-Indian tayo. Ano nangyari noon? Yun ang problema. Indian pa na, kakanakana. Tatlong. Okay. Sa pagsugpo naman ng gutom. Ako masarap yan. Binanggit mo gutom tapos sugpo. Sarap hindi. Naman. Pag-alleviate. Pagsugpo, di ba? Okay. Hindi, nabanggit mo pagkain na sugpo. Gusto ko yun eh. Maraming hindi makakain ng sugpo. Kasi ang 39% lamang ang masaya. Pagbaba ng hang, ibig sabihin, mas maraming taong naniniwala sila na sila ay nagugutom. Huh? Ah, siguro naman maniniwala ka pag nagugutom ka. Nararamdaman nila. Ayun! Nakakalaman siguro. Nararamdaman nila. Walang makakain. Eto ba? Oo, kasi pag gutom ka, sigurado mararamdaman mo yun. Sa pag... pag gano'n naman, paglaban naman sa katiwalian o graft and corruption, 41% lamang ang sinasabing masaya sila sa ginagawa ng gobyerno. Hello? So less than 50% pa rin. Mm-hmm. Okay. Yun, pagbaba, yan Nato Reyes na naman, bidang-bida si Nato Reyes. Pagbaba ng buwis, 46% lang ang masaya. Ibig sabihin, maraming nabibwisit. Sa buwisit. Teka, bumaba ang buwis eh. Ba't ganun? Dapat hindi ka nga mabuwis eh. Di ba? Bumaba eh. Alam mo, yung buwis, multifaceted yan eh. Doon sa ibang mga bansa, ang taas ng buwis. Pero masaya sila kasi sila ay safe. Crime, service sila yung nagkakasakit, meron silang gamot, meron silang medical attention, may doktor, maganda ang hospital. Maganda ang kalye, maliwanag ang gabi, walang gulo, walang gang, walang drug addiction, walang graffiti. Sa Singapore, masaya mga tao ron, di ba? Pero ang taas ng tax. Pero anong kapalit? A very well-ordered society. Wala kang makikitang lamok, wala kang makikitang ipis, wala kang makikitang langaw, mga lansangan, kahit alas 12 ng midnight, ay maglakad ka, walang hating gagalaw midnight. Sa'yo. Hating midnight. Ang gabi. Sa kapatid ni Johnny Midnight. Kapatid siguro. At yung tagtulong daw sa mga mahihirap, ay 48% lang ang masaya. Bitin. Although, siyempre may margin of error yan. Roughly about 3%. Plus minus 3. Ibig pong sabihin, pababa ang magiging masaya ng mga mamamayan sa dito sa pamahalaan. Kasi nga, alam mo, Doc, ang tingin ko dyan eh, kasi ang nangyayari rito eh, achievement by press release eh. Ayun! Diba sinasabi, bababa ang bigas! Okay, yay! Pero, pag pumunta ka sa palengke, sir, 65 pesos. Kasabihin mo, ba't nakalagay sa dyaryo? 50 pesos. Eh, di sa dyaryo ho kayo bumili. Ayun na nga. Dapat sa dyaryo ka lang bumili. Ang sinasabing, oy, ang daming na-create ng jobs. Umpisa noong Disyembre yata o Nobyembre, may binandera sila. 500,000 jobs were created. Eh, wala namang makita ng trabaho yung mga tao. Yun lang ang problema. Tinutulungan daw mahihirap. May 27 billion. Pang tulong ng mahihirap. Kaso mo, ginagamit sa pirma. Eh, syempre, mabibuisit yung mga tao. Hindi mo makakain yung pirma. Kanya nga, graft and corruption. Ay, sinasabing ganito, ganon, ha. Bawal sa administrasyon ko. Antiwali, ang tamad. Pero iba naman na nakikita nila. Alam nyo, hindi nyo maloloko, lalo na sa ngayon doon. Ang mga taong bayan. Kasi, damang-dama. May social media. Internet. At sila mismo, nararamdaman nila. Yung the reality on the ground ay iba po sa sinasabi ng gobyerno. Katulad nun, yung mga pledges daw, di ba, tinalakay na natin yan noong nakaraan. Ito ang pledges, di ba?
ang pumapasok lang, ang pumasok lang sa ngayon sa lahat ng pledges. Ang dami ron, lahat. Ay 17% lang ang na-actualize. Ooh. Talo pa ito, natalo ito ng outflow ng hot money. Oo, kasi nga, maraming nagpakot bago yung, ikaw ba, baka ang daming binabargain pala, ha? Baka gusto mong bumili. Basement? Hindi, sa ano? Saan bargain? Sa Forbes Park. Yung mga, sa, ano, ang dami daw binibentang bahay doon. Bakit nagbebentahan ng bahay yung mga tao? Well, there are two things daw. First is, since nakita nila na may mga nagbebenta na mataas ang presyo, yung mga iba, kahit hindi naman seryoso magbenta, testing the waters. Pero dumadami rin parang yung listahan. Parang sa survey. Survey test. Oh, survey test. Ngayon, yung gusto magbenta, ang nangyayari po sa ating bansa ay sumusunod po tayo sa presyo na nangyayari sa real estate, lalo na sa Amerika. So pag tumaas ho ngayon ang real estate ngayon sa Amerika, actually, ang nangyayari din dyan, mas dumadami ang umuupa. But at the same time, dito naman, people want to cash in. Kasi nung binili nila yung mga lupa nila, especially dyan sa Forbes, hindi pa ganun kataas. Lalo na yung mga minana, hindi naman pinaghirapan. Especially ngayon nga, na marami nang nagmana. Dahil nga, more than 50 years na, nung 1980s, bale 40 years na ngayon, may mga marami na po namatay dyan at minana na rin po nila yun. Eh, noong 1980s po, ang presyo dyan sa Forbes is approximately 50,000 lamang to 100,000 pesos. Dapat bumili na pala ikaw noon. Ba't hindi ka bumili noon? Mura pala. Mapapamura ako kasi wala akong pangay. Oo. Mamumura rin ako ng tatawaran. Alam mo, pagka ikaw ay nagmana dyan, na wala ka namang pinaghirapan, di ba? Yumaman ka. Ang tawag dyan ay mana from heaven. Yun. Totoo. Kasi hulog ng langit sa'yo. Yun. Now, tapos na sabi mo naman na mana from heaven, imagine po ninyo, sandali, imagine natin. Imagine. Okay, ayan, imagine mo na. Okay. Imagine nyo, 50,000 po yan ng 1980s up to 100,000. Ngayon po, ngayon. Ang bentahan sa Forbes ay 800,000 pesos per square meter. Tingnan mo na, mag-contribute tayo, ambagan tayo, bili tayo isang square meter. Problema, baka at least meron tayong house and lot. Kaya lang yung bahay mo, sinlaki ng pasok. Yun, eh, pwede naman tayo, halinhinan tayo, doon tayo matulong nakatayo. Takatindig. Hindi, kasi square one square meter, ganyan, no? Dito, kasyang-kasyang tayo, parang tayo na sa kabaong. Eh, problema, 800,000 pa rin yun, anak ng pinaba. Hindi, parang kabaong na nakatayo yun. Lagyan ayun, natin ang pahimit kabaong, pala, di ba? Yun. Bago, pag matutulog tayo, sasarahan yun. Nabagay, kahit sa Loyola nga, medyo mahal na eh. Kasi yung mga lotero, nabili mo dati, 2,000. Uy, ang Loyola Life Plans, nag-declare ng bankruptcy, ha? Oh, yun lang ang problema. Buti na lang kasi nabenta ko na. Yun na memorial plan ko namin. Loyola dead plans na yun. Oh, Loyola dead plans. Nabenta ko, nung nabili namin yun, mga 1,000 to 2,000 per square. Nagkakabentahan na po ngayon, around lumalabas mga 50,000 per square na po yan. So malaki po ang tinaas talaga ng real estate. Ang problema, tumataas din yung presyo ng mga bagay-bagay na mabibili mo. So it does not necessarily, pati nga yun ngayon, di ba, yung CAB, Civil Aeronautics Board, nag-declare na nga na tataas na naman ang presyo ng mga ticket dahil yung surcharge sa fuel, binibigyan din nila ng additional ayun, mga airlines. So, ang rule of thumb, ordinarily, yan. Yeah. Rule. Ay 5% ang investment mo to keep up with inflation. Kung hindi ganoon tumataas ang assets mo, talo ka ng inflation. However, right now, yung rule of thumb na 5% no longer applies. Oh, yun dapat nga. At least 8. Which means, dapat mag-invest cinco kayo. 5 patay, 8 buhay. Maganda yun. Kasi, ang 8% po, historically, ever since the 1980s, yan po ang taas ng S&P 500 na investments ng stocks sa Amerika. Oh, ipaliwanag mo yung Standard and Poor. Okay, yung S&P po ay isang investment house na ginugrupo po nila yung mga stocks kung saan sila naglalagay ng kanilang pera. At kinukuha nila yung pera ng tao para i-consolidate at malaki tuloy yung pwede nilang invest, nakakatawad sila, at since malaki sila, hindi sila natatakot na babagsak dahil kinakalat po nila yung investment nila. They spread the risk. Yes. So, instead, invest na sa isa lang. Invest na sa isa lang, ini-invest na sa marami. So, instead of bibili kayo, for example, ng Meralco lang, instead of bibili kayo ng PLDT lang, or SMC lang, San Miguel Corporation lang, bibili po kayo ng share dun sa investment fund ng S&P 500 at may maliit na maliit kayong share nung tatlong company. In other words, mutualized. Yes, mutual. So, mutually parang, beneficial. Parang MU. MU. Mag-un. Mag-un. Yes.
So ang maganda po dyan ay ang tinitingnan po natin, as he said a while ago, kailangan 5%, dapat po higher than that. Kasi right now, ang inflation po natin, mag-a-average daw po ng 6. So, malulugi ka yun, po. Medyo mataas na. Kasi lahat naman sa mundo eh. Hindi naman po lang sa Pilipinas yan. Buong mundo po ay namang problema. At syempre, ito naman yung sinasabi ko. Ako namang problema naman, hindi ako tumataas. Lumalapat ka naman eh. Ayun, mabigat. Yun lang ang mabigat. So, pinaka-importante. Mataas weight. No, yes. Pinaka-importante po dyan, ay pagsanggalan nyo po yung inyong pera, eh, kailangan talaga ikwarta. Ay, hindi ba? Ay, kuikwarta eh. Oy, kailangan marami kang kwarta. Kuikwarta talaga Kaya, tama-tama, binanggit mo na meron ko pa dyan sa ano? Sa... Wala na. Ito na okay. Lang. Kaya lang, tingnan muna ha. Sige. Nakakatakot lang yung sinasabi mong analysis. Na? Yung sa S&P. Mm. Eh, kasi yung pangalan niya, Standard and Poor eh. Oh, yun ang problema. Hindi ka kaya maghirap dyan. Oh. Standard and Poor. Huwag ka dun sa poor, dun ka sa standard. Standard. Oh, yeah. Eh, wala. Average lang. Average. Dapat above average. Oh, yung kita kasi above average. Kasi standard eh. Yun ang maganda. 4 patay, 5 buhay lang yun. No. Ito eh, lumalabas 5 patay, 8 buhay. Maganda sa S&P. Kasi pag 5 lang, patay yung investment mo. Oh, yung pag 8, buhay na buhay. Yun nga. Kaya 5 patay, 8 buhay. Okay. So tama-tama sinabi mo kanina, binanggit ni Atty. Pinaka-importante dyan, yung lumalabas governance by press release. Mm-hmm. Kasi lumalabas, salita ng salita, palabas ng palabas, hindi naman nakikita o nadarama ng tao yung nangyayari. Mm-hmm. Isa rito, pinakamagaling na example, ay yung ginagawa po na 100 peso mandated across the board wage increase ng Senado. Tinututulan nyo ng mga negosyo, ha? Lalo na yeah. ang matatamaan dyan, yeah. Eh yung small and medium enterprises, correct. SME. Okay, micro, small, and medium. Micro, about 1 million yung puhunan and below. Small is up to 3 million. Medium is up to 10 million. Yung micro, hindi masyado kasi usually pamilya yun. Mom and pop, sari-sari store. Mom and pop, nanay, anak, naghahalinhinan. Correct, correct. Kasi nga, walang empleyado yan. Sinasalin na kasi ngayon yung micro, small, sa small and medium enterprises. Kasi nga, tatamaan din sila pag tinamaan yung SM eh. Hindi Schumart, ha? Uh-oh. Yung small and medium. Oh, yes. Pero pag tinamaan ng SM, maraming malulungkot kasi wala silang pasyal, ha? SME, huwag SM. No, small and medium enterprise. Oh. So, ang nangyari po dyan ay, meron po kasing nangyari na PI, hindi po ba? Mga PI nila eh. Oo, mga PI. At ang lumalabas, parang napakita doon kung ano ang estado ng ating Senado na, ako, opinion lang po, ha? Walang kakwenta-kwenta, obstructionist, hindi po kailangan ng Senado. Tanggalin na lang natin yan. Yan po ang opinion ko lang. So ngayon, since mawawalan sila. Okay lang yun kung ang intention mo talaga ay maging mas efficient. Yun. Tulad ng Singapore, yes, ng correct, Malaysia. Correct. Pero kung ang intention mo ay power. Yun ay designed sa isang tao lang na gustong magpresidente. Oh, iba story. Na hindi kayang magpresidente correct. Under a presidential system. Correct. Eh, wag naman. Correct. Uh-oh. However, because naging successful, nangambal itong mga Senado. Nasa Senado, yung mga senador pero hindi naman successful kasi hindi nga tinanggap ng ano ng COMELEC. Hindi, tinanggap. Naglagay lang sila ng ano? Withdrawal form. They suspended kasi. Suspend. Okay, correct. Yung opinion ng mga eksperto, correct, ni na Carpio, ni Tatay Romy Mac, na nagkape kami, we met by chance. Romy Macalintal. Na yung sinasabi doon sa Santiago case, Santiago versus COMELEC, is a permanent... Hindi ba? Kasi naalala ko itong siklo din eh. Si Miriam Defensor Santiago yun. Nagdemanda siya. Iba naman Santiago yun eh. Sige. Hindi nagbibigay ng sustento. Ano po lang Santiago, fourth eh. Ayun, namang bigat. Oo. Eh, yung third Santiago. Sino ba yung si Randy, first Santiago, si Ray Bart, second Santiago. Sino ba yun? Yung isang Santiago pa, yung director. Si Ford. Okay, meron pa isa, di ba? Apat eh. Hindi ba? Si Randy. Santiago. Okay, si Randy, si Ray Bart. Si Ray Bart. Yung isa pa, yung kapart ka love team dati ni, ano, ni Pops Fernandez. Di ba? Ha? Meron. Kalimutan. Ang pangalan nun. Ano pangalan? Sino ba showbiz dyan? Isigaw nyo nga rito. Wala. Oh. Anyway, oh. Yung pang-apat, di fourth Santiago. Fourth nga, fourth Santiago. Anyway, sinabi nung... Rowell Santiago! Rowell! Yun, galing ni Bama. Anyway. Na hindi na-promotan may typo. Sinabi na noong Santiago case na
hanggat walang batas na nag-govern sa People's Initiative. Oy, mga PI na yan. Hindi nyo pwedeng umpisahan yan. May perpetual injunction, permanent injunction ang tawag. Mm. So, hindi magiging successful yan, partner, hanggang hindi nagkakaroon ng batas. Gawa muna sila ng batas. Oh. Eh, minamadali eh. Gusto. Hindi darating yan eh. Bakit? Eh, kasi nga na-injun eh. Injunction eh. Oo nga, no? Oo, hindi darating yun. Oo. Injunction nga. Incision, injunction. Oo, injunction. Eh, di lagyan mo ng biton ang sapatos sisyon. Ikinisyon. Ay, sasamotan yan, ha? Magbabalik ang Yes, Yes, Yo. Tomasyo, mga dapat mga kumbersa, information, Albert Cruz, palalahanap po kayo, Yes, Yes, Yo. At this moment, just in. At syempre, ating time check ay alas 11:25 ng umaga. We can toot na. Yeba mga kasama sa oras sa alas 11:35 ay nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio at Tony Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio at the dazzling, debonair, devilish, diabolical. Ito po ngayon lingkod Dog Celejano at nandito na tayo sa bahagi ng programa ang tinaguri ang natin sa ating mga Youtuber na mahilig sa Youtube. Youpers. Okay. Ikita, Janet. Layla. Stone Trooper. Eugenia Ravina. JBBPH. J. Rome Merced. Romantic Moon. Jennifer Ishikawa. Mayer Sereño. With Nanay Rosie Annalina in Bolay. Josephine Angeliza. J. Rome Merced. Elizabeth Quinones. Prime Ribs. YVR. Boy Martinez. Para ako nag-announce sa karera ng kabayo. And running. Elevex Race. In the outside is Zaira Torres from Macau. And Elbra Guys. Si Leo Celis Bongkay Brigade. Mag-release nga tayo sa kabayo. I-ano natin. Ang ipangalan natin ni Dazzling Dokche. Ay, sus marunsin. Oh, diba? Romantic Moon. Imamadra. Mamadra. 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 Tito Ding. Virilio Vigi Villanueva. Leo. H. Tan. From QC, Victor Tadeo, Christian Carlo M. Villaraza, sila ang mga nagsabi ng Ruel Santiago, Noel Zico, nakalimutan ko eh. Kandiyan, Jennifer Sigawa, puro Ruel Santiago, Victor Tadeo, Indian pa, nakakanakana, Malot, marami niyan ha. Josh Pinangeles, Carol D, Marion Oishi, Maria Elizabeth Logan, tingnan mo na, ba't walang basher? Dapat may basher. Eh, wala rito eh. Eh, pambihira. One Filipina. Naninibago, pag walang nagbabash atin, ibig sabihin eh, hindi tayo effective. Christian Carlo M. Villaraza. dapat may nagmumura. Eh, na, ano na eh, napagod na kasi yung walang bayad eh. Oo, oh, hindi natin pinapansin eh. Naubos na rin ang bayad. Eto sa atin naman ay... Teka, may X-rated pa. Ay, sorry. Mga anak ng tinapa sa X-rated na... Churi. Peter, Japok Teen, Raven, Nevermore na nagbigay po sa atin ni Emily Cruz. Yeah. Tingin, ano ni Sunshine Cruz? Ewan ko nga eh. Yung sabi. Ba't ganyan ang expression niya? Parang napapaipa. Tapos si B. Lee and Fritz and Andres Juan Abella, Cedar Aizel, George Cruz, Zero, June 7, 1923, Makapin Ultraman, Richard Ruiz, Little Boy, Rose Pablo, Ronnie Adun, Richard Ruiz, Masahiro Ikeda, and Marijan Gaspar. Maraming salamat sa inyong pagtanggiling. You're so kind to animals. Oh, yeah. Ano pa rin? Okay. Oh, eto nandito si Vic ng Bustos. Yo. Unang-una, Happy Ayotan with the Dynamic Duo. Para maging Batman and Robin tayo. At siyempre, nandito rin po si Japok Teen, Yeba Yeba from Taipei, Taiwan. Gil Carlos, Romy Malyari, My Pecker, Little Boy. Siyempre, nandito rin, Gilbert M. Kioskite Kudasai. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba marunong maghapon? Kalimutan ko yan. Oo.
Ang alam ko lang eh, yamat, yamat eh. Yamat eh. Yamat eh. Kay Jennifer, kioskite kudasay. Sabihin daw. Oo. Kinlan Vos, Don Rodrigo, sana hindi bastos ah. Spartacus, Pilipinas. At eto pa po ang mga nandito sa ating ex. Iba hindi na mababanggit talaga. Si Annie and Brood Coffee, Nina Bellatrix, Tommy Guts. Guts yata to. So, Gutierrez siguro. Yes. Ibig sabihin daw nung sinabi mo, eh, take care. Ah, because we care. Yes. Ano yun? Cusate? Ano ba yung sinabi dyan? Wala na eh. Nandito oh, sa, yeah. Please take care. Kudasay. Please, oo. Yung, ang alam ko lang yung yamete, yamete kudasay. Yeah. Pag may pinapanood ako. Eric Birch, ang mga hindi mababanggit ay the famous Jojo, Don DiViray, call sign Datu, Alm Helm, Ape Polinario, Joselito Granadillos, contemplating fandom, ang dami nito, El Caplo, Ram Alcantara, Richard. Yeah. Sabi niya, kulela at basta bangag ang leader, utak usok. Hindi ako nagsabi niya na. Yep. Okay. Yes. Anyway, tapos na ako, Doki Woki. Ano bang gusto mong talakayin? Ayan. Kyotsukite kudasai is... Kyotose ba? Kyotose. Kyotsukite. Kyotsuteke. Kyotsukite. Kyotsukite. Kyotsukite kudasai. Okay. Yan. So, well, yung graphics ko nga, ready ba dyan? Pagdating doon sa government. Ba, GDP. Ah, okay. Yung propulsion. Yeah, debt to GDP. Ang ibig sabihin po ng debt to GDP ratio, yan po ang panukat ng mga bansa kung ano yung utang nila kung ihahambing dun sa kanilang ka-produksyon. Oh, gross domestic product. Gross domestic product. Related po din yan dun sa minimum wage. Yan sinabi nga po namin. Ayan po. At titingnan niyo po ang Japan. Napakalaking bansa, napakayaman. Actually, halos kasi laki lang ng Pilipinas. So, doble-doble. Pero 264, mahigit doble. Ang jutang. Ang jutang nila. Uh-huh. Pero, ang mas mahalaga dyan, ang Japan nakakabayad pa dahil marami silang pera. Hmm. Ang kanilang interest rate nga ron, napakababa dahil ang mga tao ay maraming pera. Mataas po ang savings rate ng Japan. Hmm. Ang Greece po, yung number 2, yan ang pinaka-delikado dyan. Kaya, explain mo kung bakit maliit yung interest rate pag maraming savings. Encourage nilang ilabas yung pera para umikot. Ayaw nga gumastos ng mga tao, nagsisavings lang sila, matipid sila kahit mahal po sa Japan. Mm. So, ang lumalabas po ay maraming pera na nakatago sa mga bangko. Oo, na hindi po maganda rin yun kung nakatago lang sa bangko because it means it's not doing anything. Yes. It's not circulating. Ang hindi income po is generated when there is a transaction. Yun. So, income kapag nandun lang at hindi gumagalaw yung pera. Nakatunga nga yung pera mo sa bangko. Ngayon, ang titingnan nyo po dyan is US and UK. Ang US po 129%, ang UK 97.1%. So, UK yun, 97. Pero kahit yung debt to GDP na nakikita nyo dyan sa left side ng America is 129, ang utang po ng America outstanding is 32.8, almost 33 to 34 trillion. Trillion. Hindi manok. Hindi nga baka. Oh, hindi baka. Tambolos-los. Ano ba yan? Tapos, kung ihahambing nyo po ang US tsaka ang UK versus China, yung China po nandyan sa bandang, yung pulang flag. Yun. Diba? 77% lang. At ang projection po by 2030, ma-overtake na po ang laki ng ekonomiya ng China ng ang US. So, kaya by 2030 ba? By 2030. 2030. Oh, 2030. Ngayon, yung 6 next years slide, na lang yun ha? Yes, malapit nga. Yung next slide, Diyan po natin asan makikita tayo? Sa next slide, yung susunod na makikita. Mm. Yung next slide dyan na makikita ang Philippines eh. Mm. Ang Philippines po, halos kapareho ng Thailand. Nasaan ba? Ayun, yung pangalawa. Yung nandun. Taas. Philippines, 60.69 lang. 60.9. Ah, 60.9. Kaya gustong-gusto ko yun. May 6 tsaka may 9. May 9. Yung Thailand, halos kapareho natin. Ang diferensya po is, mas maganda po ang ekonomiya ng Thailand at marami po sila mga turista compared sa atin. Pati yung Malaysia, mas malaki ang ekonomiya ng Malaysia. Correct, 60.9. May OL pa sila, OL. Bilang is. So, katapat natin OL Santiago. Yeah, katapat natin is Israel, Malaysia, and Thailand pagdating po sa mga utang. Oh, yung Netherlands. So. Yes. Ang maganda po na titingnan din po natin ay ang South Korea. Sa bandang baba lang po, yung South Korea nandiyan. 49.6. Yes, ang 49.6 po ng South Korea ay importante sapagkat nung nagsimula po ang International Monetary Fund na nagpautang at nabaon ang Pilipinas at ang South Korea sa utang,
Pareho lang po ang utang natin. Pareho rin po tayo may nuclear power plant. Ang diferensya, ginamit ng South Korea ang nuclear power plant nila. Kaya mura yung kanilang cost of doing business versus sa atin na mataas ang halaga na binabayaran sa Korean. Teka muna, Doc Che, may question ako. Nandiyan yung Netherlands eh. Yes. Pag pumunta ka ba sa Netherlands, pumunta ka sa Nether parts? Pwede rin. Pwede rin. The parts of Netherlands will be the Nether parts. Okay. Ngayon, ang titingnan niyo po riyan ay yung dulon-dulo. Ano nakasulat doon? Kuwait. Dulo ng Nether parts? Hindi, yung ulo yun. Hindi, yung Kuwait, yung dulo. Ulo yun. 3.4% lang. Bakit po? Dahil sa langis. Hmm. At kung titingnan nyo yung nasa taas lang po nun, yung Russia, bakit po ay Russia ay halos nasa kulelat na ng mga may utang? Ibig sabihin, ang maliit ang utang nila. Yes, maliit ang utang bakit? Nila. Ang nakakapagtaka dyan, maliit ang utang nila, binigyan pa sila ng katakot-takot na sanctions, pinagbawalan sila magnegosyo at nasa gera pa po rin sila. Pero ang liit ang utang nila, hindi sila umutang. Oh, hindi sila umutang. So, ibig sabihin, kahit tingin nyo, hindi ganun kayaman ng Russia, mukhang mayaman sila. Mm. Tapos, hindi nila kailangan mangutang. Yes, correct. At tingnan nyo dyan, ang Saudi Arabia... Because they're always Russian. Oh, right. Like fools. They're fools Russian. Okay. So, yung Iran, Saudi Arabia, pareho lang po at 30%. Napakahalaga rin po niyan. Oo. Okay? Anyway, ipagpapatuloy natin yan, Doc, sa pagbabalik ng Hiya Sesyo Topacio. Ating oras, alas 11.45. We can toot now. Toot! Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yeba! Alas 11.50 ng umaga, nagbabalik kami sa huling yugto ng Yes, Yes, Yo Topacio. Attorney Ferdy Topacio at the dazzling, debonair, devilish, diabolical. Ito po inyong lingkod, Doc Che, sa huling bahagi ng ating programa para sa araw nito. Okay, at itutuloy natin, napaka-interesante po kasi. Oh, yung graphics ulit, yung huli, yung second part. Guapics. Nandun yung Kuwait. Yes. Yan, ang sinasabi po natin kanina na yung Russia and Kuwait ay may pera dahil nagtitrade po sila ng Greece. Siyempre, no? Maliit ang utang nila. Alam mo ba, si sa? Yasmin Kurdi sa Kuwait. Kaya ang first language niya, Arabic. Kaya ang galing niya mag-Arabic eh. Siyempre, first language eh, no? So, pakilabas ulit yung graphics namin. And so, yung Russia naman, dapat, sinasabi nila, bagsak dapat yung ekonomiya dahil sa sanctions. Eh, ano nakalagay dito? Bakit yung utang nila versus their GDP ay 17.2%? Ang liit, ano? Grabe. Utang. That's abnormally low, actually. Maraming silang pera. Yun ang ibig sabihin nun. Yan po, yung Russia, yung nando sa dulo. At kung mapapansin nyo, Estonia, oh. Yeah, at Australia, babala, no? Yeah. Malalaking, Estonia, surprisingly, for such a small sliver of land, puro banking kasi yan, eh. Yes. Malaki. So, what you have here is Kuwait, Saudi Arabia, Iran, at syempre nandiyan ang Qatar, Turkey, eh. Iraq. Yan po, nagte-trade lahat po yan sa langis. Kaya yung nasa doon po sila sa lower end. At lahat yan ay gusto sumali sa BRICS. Correct. Yung topic natin isang araw. And at the same time, kung titingnan nyo yung Pilipinas, doon tayo sa bandang taas, nasa gitna lang po tayo ng mga may utang. So okay lang. So okay ang position po natin. Oh, parang Israel lang tayo. Yes. Kailangan i-manage lang natin much more properly dahil malaki rin ang debt pa payments natin. Kung i-compare po sa Amerika, na kanina po makikita nyo na 129% ang debt to GDP ratio nila, ang babayaran po nila sa mga susunod na taon, yearly, is $3 trillion. Wow. Ay, hindi katulad natin. Di maging parenta rin tayo ng pera gaya yun ang sasabihin kong uli. At Amerika po, ang diferensya, wala po silang pakialam dyan sa mga ganyan sapagkat nag-imprenta lang po sila ng pera dahil kayang-kaya nilang gawin yan at wala silang backing ng gold, ng silver, ng commodities. Oh, ng kahit anong precious metals, wala sila. Walang backing. Sterling silver, wala. Unlike as we discussed before, in UK, sterling silver yun. Silver po ang basis nila. Tayo gold naman. May gold tayo. Malaki ang gold reserves natin. Bakit nuclear power plant yung nakita ko? Anyway. Nabanggit mo kasi Korea eh. Di ba? Ginamit ng Korea yung nuclear power plant nila. Tayo ay hindi. Yes. At minotball natin dahil nga mas malaki ang kikitain ng mga nagkukuryente ng mga Lopez nung panahon na yon, wag daw i-operate kasi masyadong bababa ang kita nila. So hindi bali ang bansa basta sila ay kikita. Ayun nga po, pawalang yung mga hayop na yan. Rule ng oligarchs talaga eh. So
ano-ano man ang nangyari, eh, itakil na rin natin yung kinuha ng Senate. That having been said, di na mag-advertise ang Meralco rito. Eh, hindi na. Hindi, hindi, yung, hindi yata sila mayari. Eh, hindi na, hindi na. Mm-hmm. Hindi na eh. Metro Pacific. Ah. So, ang storya nga po dyan ay ganito naman. Yung sa Senado na ginawa po nila, dahil nga, ang lead-in ko doon was na parang nasa, ano, tinamaan yung kanilang image doon dahil nga parang ang sama-sama nila nagiging obstructionist at mawawalan sila ng saysay. Mm-hmm. So para magkaroon uli sila ng saysay, eto naman bumanat ang Senate President na sabi para pabango sila, Valentine's gift daw yung minimum wage na across the board. Ang nagiging problema po sa minimum wage na across the board ay hindi naman po marami, actually, hindi ganun, marami nga, pero hindi ganun karami po ang maapektuhan at makikinabang dyan po sa minimum wage. Mm-hmm. In fact, 62% ay wage earners and salary workers. Ibig sabihin, mm-hmm, hindi naman necessarily minimum wage ang mga, ang 62% nga ng mga tao. So, ibig sabihin, above minimum wage na sila. Yes, above minimum wage. Pero ang mas importante po dyan ay yung mga negosyante for part 1. Part 2 is, ano maapektuhan pagdating po sa presyo ng mga bilihin? Okay, sabihin natin na nga, okay, may 100 peso across the board increase. Maa-afford ba yon ng micro, small, and medium enterprise? Alam mo, may study dyan na, Doc, eh, mas yeah, maganda. Nakakasama pa nga sa ekonomi yan. Yung mga legislated minimum wage. Lalo na pag malaki. Yes, ano? Dapat market forces. Oo, yes. Kasi yung mga small and medium industries, yung sari-sari store mo, may mini grocery ka, yan. May hotdog stand ka, nagtitinda ka ng fishball, maliliit na mga burger, di ba? Nagsasara sila, ano nangyayari? It fosters monopoly kasi yung mga malalaki, yung mga chain, kaya nila yan eh. Yes. Jollibee, McDonald's. Sila. Malaki pag na nagsara na yan, nawawala ng competition, ang nangyayari, nagkakaroon ng polarization, ang matitira yung malalaki. Eventually, iyan na ang magdidictate ng market forces sa presyo. Yun ang mabigay. Yung mga maliliit na hardware, yan ang mga small and medium scale industries. Yes, correct. Maliliit na mga tailoring. Yeah. That's the left side of the equation nga na yung mga negosyante, mahihirapan pag hindi sila ganun kalaki. Mm-hmm. Yung matitira lamang yung malaki-malaki. Mm-hmm. In which case, pag sumobra na rin laki yan, wala na silang kalaban na maliliit, ay sila na lang ang masusunod. Pangalawa, anong gagawin nila pagka legislated? Siyempre, you have to get that somewhere. Hindi naman maglalabas sa sariling bulsa yan. Sabi nga ni Erap, marami dyan yung mga mayayaman, lalo na yung mga old rich, naka-epoxy yung pera sa wallet. Ipapasoon yan. Ipapasoon yan. Yes. So that is the other side, the right side ng equation. Kapag mas maraming pera sa sistema, at hindi naman nag-i-increase ang produksyon ng mga bagay-bagay at yung ating mabibili na pagkain, hindi naman nag-i-increase din. Mm-hmm. Ano pong mangyayari pag dumami yung pera? Tataas lamang yung presyo. So, inflation. Maybe makabili ka 1 or 2 or maybe even 3 months. Mm-hmm. Pagkatapos nun, mag-adjustment na yan. Yes. Kamote na. Oo, kasi yung pera, dumami na, pero yung mabibili natin, hindi naman dumadami. Lumiliit pa. Kasi nga, mababawasan yung produksyon dahil mababawasan yung mata. Either mas mahal or same price, pero majiit. Ang tatamaan talaga Jutai. Is yung mga maliliit. Yung mga duty-free Philippines. Di ba sabi, pagka-Mekinese, pagka maliit, duty-free Philippines. Kasi Jutai. Pagka malaki naman, Harrison Plaza. Kasi nasa Dakota Street. Dakota. Di ba? So, yung pag lumaki po ang mandated wage increase pagbuhay. At mandated pa ay patay po yan, hindi po mabubuhay. Hindi buhay, hindi 5 patay, 7 buhay. 8 patay, 8 buhay, pero mauuwi sa 5 patay. Ayun, kasi yung patay na yon ay hindi tataas dahil tinaas mo na nga yung kita ng tao na hindi ka nagdadagdag sa mabibili nila. Parang Loyola. Patay ang kabuhayan. Yes. Pero ito naman ang isang tip. Tingnan nyo, ang news cycle normally umaabot at the maximum 3 weeks. Tingnan nyo, at the end of another week or so, mawawala rin po yan at titigil nila yung kalokohan na yan kasi hindi naman po sila talaga sincere pagdating po dyan sa mandated. Kumbaga sa kwan, just nila, playing to the gallery. Yes, pabango. Yes, nagpapabango lang yan. Bili na lang sila ng doon kay sa erase. Kailangan ang aficionado. Kailangan kasi maligo at maghugas, magbanlaw ng mabuti. Yan! Nakabaho nyo! At sa notang yan, mga kasama ay magbibigay na po tayo sa susunod na programa ang Balitang Bayan kasama ang ating kaibigan si Drew. Na sino? Si Drew nga! Na sino?
At magbigay po kayo tayo sa mga nasa likuran ng tagumpay ng ating programa. Ikaw na munang mauna. Okay, News Director Julius Estrada Lerino, Desk Editor Drew Nacino, Tech Engineers and Engineer Gulwen, at Pagpihino Jenny Lady Cormoso, Ken Azalea, at Giljon Reyes. Nandiyan na pala si Giljon. Broadcast IT Don Gigante, Teleprompter Operator Neil Joy Abelia, mga writers natin Hyacinth Ludivico, Raisa Dadia, Katrina Gonzalez at Laika Cuevas, at ang mga communications assistants si Yasmin at si Alisa Quevedo. Interns, MJ Raimundo, Ira Ortega at Marie Garcia. Yaya, wala bang celebrant ngayon? Walang celebrant. Ito po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasio. Susupin sa inyong pagnanasa! Ikitil sa inyong kasalanan at titimo sa inyong isipan na huwag makisapin. 1, 2, 3 Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show! Babayagin! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topa Show!